What's up mga kaayuda? Once again, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood sa ating channel at sa inyong pagtutok sa kwento ni Norman Mangusin, ang nag-iisang Budol King. Narito po ang Ayuda Highlights Comment of the Day mula sa ating Facebook page. Shoutout kay Leonard Nabak. Highlight comment ni Rodel Manaw, walang gamot sa katangahan. Makmak Pablo, Jojo de Guzman, dalawin si Norman. Mula kay Alden Damaulaw, Norman, walang yang anak, hinamak ang kanyang nanay. At mula kay Ruby Paulino, buka naman daw pong mangdurugas ang ungas na ito. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasa ating linya mahabigan ang chief ng NBI Anti-Cybercrime Division. Ayan, nasa ating linya si Chief Vic Lorenzo. Ayan, Chief Vic Lorenzo, sir, magandang umaga po sa inyo. Sir Keo, magandang umaga po. Ayan, alam po nyo, Sir Vic, marami ang nagtatanong po. Ayan, kumusta na rin po sa NBI si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Sir, nandun pa naman siya. Nakakulong pa rin siya sa NBI jail namin, sir. Opo. Wala pa siyang pinepresent na mga release order para doon sa kaso niya, sir. Mm-hmm. Ayan. At habang tumatagal po na nakadetain sa NBI, balita po may mga dumadating po nga mga nagreklamo pa rin sa kanya. Nadadagdagan yung kanyang mga complaints laban sa kanya, sir. Tama yun, sir. Meron ng dalawa na nag-file ng estafa sa BP22, hinahandle nung isang division namin, sir. Na-present na namin siya for inquest doon sa anti-alias law, saka yung inciting to sedition, saka magpa-file na kami, sir, ng yung violation ng passport law, saka yung concealing true name. Ayan. Meron na rin, sir, mga nag-i-email sa amin na willing sila, sir, mag-file din ng complaint for additional charges noong qualified human trafficking. Mm-hmm. Ha? Madadagdagan pa yung ibig sabihin, hindi lang po isa lamang yung complaint ano sa qualified trafficking, sir? Sir, yung existing warrant of arrest niya kasi sa Manila, sir, 6-6 ang complainants dun, sir. Pero yung ibang victims niya noon, sir, noong 2006, hindi nakapag-file ng complaint dahil ang sabi nila natatakot daw sila kasi noon, parang kinonfront sila, kaya hindi sila nakapag-file ng complaint. Pero ngayon, sir, noong nakita nila na nakakulong si Norman Mangusin, medyo lumakas yung mga loob nila, sir. Opo. At mga nag-uumpisa na silang mag-email sa amin. Wow. At makipag-coordinate sila dun sa Branch 25 sa Manila. Paano naging biktima sila, sir, ng human trafficking? Sir, yung nabasa ko kasi yung transmittal. At the same time, sir, yung handwritten testimony ng mga previous victims. Ang sinasabi nila, sir, ni-recruit sila dito sa Manila. Supposedly, papunta ng Europe para magtrabaho sa isang resort. Tapos, pinapunta sila sa isang hotel. Kunyari, may mga audition doon, sir. Pinaguhubad sila doon. Naku po. Tapos, sir, may mga reports na inabuso na sila dito pa lang sa Manila. Naku. Kaya lang medyo naipit na sila, sir, dahil hindi sila makabalik dun sa ano. Kasi ang alam ng mga kamag-anak nila, nakaalis na sila. Mm-hmm. Napilitan din sila, sir. Napaalis naman sila, sir. Pero imbis na sa Europe na punta, sa Turkey sila dinala, sir, at ginawa silang sex slave doon. Naku, Diyos po. Napunta sa prostitution din. Tama po yun. Mm-hmm. Ayan, oho. So, mga sa inyong record, Sir Vic Lorenzo, dyan sa NBI, mga ilan na po yung mga kasong kinakarap nitong si Francis Leo Marcos, sir? Hindi masyado ma-account yung number, sir, pero meron pa siyang
Meron siya, sir, nimbestiga ng NBI yung sa land grabbing naman, sir, sa bandang Isabela yun. Wow. Tapos may mga report, sir, na may rape victims dun din. Kaya lang, nahihirapan pumunta talaga ng Manila, sir, kasi quarantine nga. Opo, pero na, unti-unti nakikipag-communicate na sila sa amin. Wow. Oho. Sino itong ni-rape, sir, Sir, yung mga detalye, hindi ko lang pwede panggitin. Pero may mga communication sa amin, sir. Mm-hmm. Kung saan man yung mga ahente ng cybercrime division, sir. Ito bang meron pang murder case na may kaugnayan sa land grabbing, Sir Vic Lorenzo, sir? Yun ang report sa amin, sir. Actually, hinahandle na ng yung death investigation division namin yung kaso na yun, sir. Pero hindi pa nakapagsampa ng kaso. Wow, oho. So, sir, yung human trafficking definitely non-available yan. Ano po? Pati yung rape. Ano po, ha? Opo, available po yan. So, malabo siyang makalabas kahit makapag-piansa dun sa violation dun sa anti-optometry law? Tama, sir. Hindi siya makakalabas unless masettle niya yun, sir. Pero sa tingin lang namin, sir, dahil nagdadagsaan din yung mga ibang complainants, aside from dun sa anim na nag-file ng complaint. Uh-huh. Medyo challenge sa kanya yung sir na makalabas. So bukod pa sir yung syndicated estafa na mukhang non-available din yata yun. Sir, yun ang inaano ng mga iba. Pag-file nila ng syndicated. Ayan. Sir, ano ang penalty no ano? Yung paggamit ng mga, yung false identity, yung paggamit ng mga alias. Ayan, pag-procure ng mga fake documents para makapag-gawa ng tatlong pasaporte. 6 years, 1 to 12 years, yan sir eh. Yung penalty niyan. Aha, ba matagal-tagal na rin po ano ha. Ayan, so totoo bang hindi pa rin siya dinadaro ng kanyang mamagulang sir sa NBI? Wala pa sir, hindi pa siya dinadalo. May mga ibang ano sir, mga kaibigan niya na mag-a-attempt na dumalo. Pero hindi pinapayagan ngayon sir dahil medyo mahigpit talaga ngayon yung sa jail namin. Considering nga dun sa ECQ, saka sa dun sa pandemic. Ayan, mag-isa lang daw sir doon sa selda niya? Hindi ko alam yung situation niya, okay. Sir. Kasi pagka minsan kasi isolation ka muna, i-check ka muna bago ka doon ihalo doon sa mga yung other inmates. Pagka clear ka naman doon sa ano sir, sa COVID, ihahalo ka na doon sir. So ilang days muna siyang parang solitary confinement, saka siya pwede makipag-mingle sa ibang detainees? Opo, opo. Ayan. Pero ang maganda po rito, Sir Vic, siya po ay nasa mabuting kalagayan naman sa detention cell ng NBI. Maganda naman ang facility, NBI facility ng NBI, sir. Ayan. Sir Vic, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Sir, maraming salamat din po. Salamat. Ay, sir, isa nga pala, ha? Kasi sir, alam po nyo, isang trabaho rin itong si Norman Mangusin. Yung vlog-vlog ba? Ayan, sa YouTube. Pwede daw pa siyang mag-YouTube sa loob ng detention cell ng ano, ng NBI? Bawal kasi sir. Yung talagang strict policy ng NBI na bawal ang mga cellphone, sir. O nga pala, bawal ang cellphone. So definitely, kung bawal ang cellphone, malabo na rin mga dati niyang ginagawa sa YouTube. Parang ganun. Opo. Ayan. Sir Vic, maraming salamat. Good morning. Salamat po. Salamat, sir. Thank you very much, sir. Mahabigan, ang chief ng NBI Anti-Cybercrime Division, Sir Vic Lorenzo. So, yan po mahibigan ng latest kay Norman Mangusin sa mga nagtatanong po na update. Kasi may mga sabi, uy, nakalabas na raw si Norman Mangusin. Ayan, hindi pa po nasa NBI pa rin. Ayan, actually, sa mga nagtatanong, salbahe ko talaga kukulit ninyo ha. Ano bang pinag-usapan nyo lakay nung pinunta mo sa NBI? Ayan, sa totoo lamang po mahibigan ni ay, nakikinig din, ano? nag-request tayo na ako doon sa kakilala natin sa NBI. Kung pwedeng silipin, ayan, kausapin, ayan. Pinuntahan naman na, sinawa naman kami, kaya lang ano, pagdating po doon sa detention center po, mga kaibigan, siyempre, tanong ng pare, ano ang pangalan nyo? Dayo, makalma po. Pinuntahan. Ayan. Naku sir, sorry po ayaw po kayong kausapin. Ayan, so hindi po kami nagkita ng ano ha, hindi po kami nag face to face. Ayan, nitong si Normana Mangusin. Ayan,
dahil mukhang pinagbawalan na siya ng kanyang lawyer. Ayan. At saka siguro gawa na rin itong ano, yung social distancing. Kaya, so tinanong namin doon sa jail guard, ayan, kung ano ang kanyang sitwasyon. Eh, sabi, nasa mabuting kalagayan naman. Kaya lang, yung nga, medyo masikip yung kanyang selda. Mag-isa lang siya doon. Isang kama lang, isang toilet, inodoro, ayan. Tapos, yun na. Pagkatapos, hindi po muna siya nakalabas. Ayan, tapos, ayun. Okay naman daw yung kanilang pagkain. So, nasa maayos pong kalagayan si Norman Mangusin. Sayo lang, kukumustahin ko lang sana. Sabi, ano man sana laki, ang tatanoy mo kung ano, kung nagkausap kayo ni Norman Mangusin, ano ang itatanong mo sa kanya? Ayan, isa lang po ang itatanong ko sana kay Norman Mangusin, kung nagkausap po kami. Of course, dadalawin, kukumustahin. Isa po sana ang itatanong ko kay Norman Mangusin, ayan, siyempre kayo rin, siguro pagka nausap si Norman Mangusin, ito rin ang itatanong mo ikaw, Edniel Parosa, ha? Sigurado itatanong mo rin kay Francis Leo Marcos Sherwin, ha? Sandali lamang sa iyong report. Ikaw din, Sherwin, pagka, siguro pagka nakausap mo si Norman Mangusin, ang unang tanong po, mahibigan. Norman, ayan. Francis Leo Marcos, ayan. Isa lang po ang tanong namin. Ayan. Paano maging milyonaryo? Coming bayan. Cory Aquino, laputang ng Madjungera, nalay ni pong kabilang si Bansi. Over. Sila na sa pag-isipan, pinilaro ko ba? Sino Cory Aquino?